naka-live na ako and I'm about to sleep. So, bakit nga ba ganun? Ang caption ko, walang bra kapag matutulog. Tama ba? Yun ba yung caption? Kasi, wait lang, may replyan lang ako. Kasi, sabi nila, kapag nagbabra ka daw, lalo kapag may wire, posible daw magkaroon ka ng yung mga cancer, ganun, breast cancer. Wait lang ha, check natin sa internet kung bakit hindi ka dapat nagbabra bago ka matulog. So ako ngayon, oo, hindi natin papakita pababa. Gusto nyo ba talaga? Wag na, wala kayong makikita. Yeah, but anyway, going back, nandito ako sa kwarto ko, so kita nyo naman yung Batman na unan. Tapos may isa akong malaking unan dito. Tapos, ito rin. Yeah, Batman ang aking skin. Yeah. So, i-research natin. Aha. Kung hi kay Mark Murillo muna. Kung bakit nga ba hindi dapat nagbabara bago matulog ang mga bae before going to sleep. Wait lang ha. Hirap na ako. Ganyan natin. Baka may makita kayong aksidente ha. Wait lang ha. Yan. This is so nice. So yan. So, check natin yung is it okay to wear bra? No need to use bra kasi wala naman daw sa sabitan. Grabe kayo sa akin. Okay, so according to Cosmopolitan, kapag ikaw ay nakabra habang ikaw ay matutulog, eto yung totoo. Sabi dito, wait lang ah, tinatranslate ko pa siya yung Tagalog. Ayan. Not necessarily na magkakaroon ng impact yung pagsusuot ng bra sa pagsag ng boobs, okay? So, yung iniisip kasi ng iba, if ever niya, lagi ka daw nagbabra, magkakaroon ka ng sagging issue. Sagging? Ah, sagging? Okay, tapos, wait lang ha, parang hindi ko makuha yung ano. Okay, and then according to kidshealth.org, para sa mga teens, ito ang katotohanan. Sabi dito, there is nothing wrong with wearing a bra while you sleep if that's what you're comfortable with. Sleeping in a bra will not make a girl's breasts perkier or prevent them from being sagging. And it will not help breasts from growing or cause breast cancer. Ah, okay. Tapos sabi pa dito, some women want to wear a bra to bed because it feels more comfortable for them. Your best bet is to choose a lightweight bra without underwire. So yun yung sinasabi ko kanina. Ano, huwag kayong nagbabra ng may underwire, lalo na kapag matutulog na kayo. Masakit kaya yun. Di kaya okay yun. Yung bago ka matulog, naka-ano ka, naka-bra ka. So, wala daw ba akong bra ngayon? Well, yes. Kasi, una sa lahat, nasa bahay na ako, nasa kwarto na ako. Pangalawa,
hindi ko naman ipinapakita, diba, na wala. Pero, yeah, wala nga underneath. So, abangan nyo na lang. Baka mamaya merong mga aksidente dito since live naman to, diba? Pero hindi natin gagawin yun kasi nakadapa tayo ngayon, diba? So, ayaw natin mangyari yun. But anyway, going back to the topic. Yun lang. Ever since the world began, kapag natutulog talaga ako, except kapag may mga ibang tao, hindi talaga ako nagbabara sa bahay. Pero kapag may mga ibang tao, nagbabara ako, no? Saka nahihiya din ako, no? So, yun lang. Ewan ko rin sa mga girls, kasi may mga kilala din talaga akong girls na pagdating pa lang nila ng bahay nila, pagkagaling nila sa labas, talagang hubad-agad ang bra kasi hindi na sila komportable. Gusto nila makahinga yung mga bubelya nila. Pero, yun nga, sabi ko nga kanina, diba, yung bahay talaga natin, yun talaga yung place kung saan comfortable tayo without wearing a bra, diba, tayong mga babae. Tapos, sa ibang bansa, diba, kung ikukumpara natin, ang mga babae talaga dun, I mean, yung mga liberated countries, diba, hindi nila kinakailangan magsuot ng bra kasi wala naman pakialam yung mga tao sakaling may suot naman sila ng bra o wala. Parang ganun. So, normal lang yun sa kanila. Eh, dito sa Pilipinas, issue sa atin kapag agad nakita natin bakat, diba? Diba? So, pag agad-agad nakita natin may nakabakat, sabi natin, oh my God, bakat! Ang pasas, ganun. Ano daw yung nasa likod ko? Well, that's my keyboard. Kabayo yun. Yan. Tapos yun, mga shelves ko. Yan. Yun. Tapos, yun, so yun. Ito, bintana. Kortina. Ano daw size ng bra ko? Ay, talaga gusto nyo pa talaga malaman, ah. Gusto nyo talaga malaman. Gusto nyo malaman. Joke lang. So, anyway, ayan, paalala lamang po ha sa mga nanonood ngayon ng mga kababaihan. Kung saan kayo komportable, dun pa rin kayo. Pero, syempre, to avoid any kung ano-ano mga something, it's okay not to wear a bra kapag nasa bahay ka na, especially kapag matutulog ka na. Lalo na kung mag-isa ka lang naman, diba? So, maniniwala ba kayo kung ang size ng bra ko is C? Cup C. Cup sinungaling! Ay, naku, nakakaloka. Tapos yung, ano, yung mga bra na may mga underwear, diba? Ang hirap kaya nun. Yung mga kilos pa ganun. I mean, ang sakit. Naalala ko pa dati, nagbra ako. Nagpumilit ako magbra kasi gusto ko na magbra nun. Dahil parang teenager ako. Noong mga 12 ako, nung simula ako nakapagbra talaga. Kasi parang grade 6 pa lang ako. Hindi pa ako nagbabra. Nagsasando pa lang ako. As in, sando pa lang. Yung nanay ko, hindi niya ako binibilhan ng kahit anong bra. Siguro yung iniisip niya at nakikita niya wala pa siyang nakikitang tumutubo. Ganong level. So, ang nangyari nun, eh, di ba, hindi, ano, parang naingit na ako sa mga kaklase ko. So, binilan niya ako ng, ano, parang yung, binilan niya naman ako ng, yung semi, ano yun, sando bra. Yung parang ganun. Yung bra siya, parang, baby brush na may na sando type, parang ganun. Tapos, parang hindi ko naman ako kontento sa ganun. Hanggang sasabi ko talaga, ma, bilan mo naman ako ng bra. Ganyan. Binilan niya ako ng bra, yung baby bra. Sa awa ng Diyos. Tapos medyo masikip nga lang hanggang sa pinaluwag ko ng pinaluwag kasi nasisikipan ako. Tapos dumating na yung high school na uso na yung mga may underwire, diba? Parang may binigay sa kanyang tita ko na mayroong underwire. So nagsuot ako nung bra na may underwire. Siguro mga ilang minuto pa nang nasa school ako, di ko na mapigilan kasi tumatama yung wire dun sa gitna nung chest ko. So, parang tinatamaan yung buto ko. As in, talaga, ang sakit. Ang ginawa ko nun, nilagyan ko ng tissue sa loob ng bra ko. Nakaibit sa pinakagitna kasi tumatama yung wire. Tsaka dun sa gilid, yung dito banda. Parang ganun. Sobrang sakit. Lumalabas na yung wire, ganung level. So, ang ginawa ko nun, right after, ginupit ko yung bra, tapos tinanggal ko yung underwire. Dahil palabas na rin naman siya. Tapos, meron pang mga instances din dati na, ano, na parang
bumabaluktot yung underwear. So, hindi siya hugis talaga na maganda, maayos. So, yun, as time went by, na-realize ko, ito na, nung nagtatrabaho ako, na mas gusto kong magsuot ng sports bra kaysa sa yung mga bra na mayroong underwear. Or, mas bet kong magsuot ng mga, yung dinidikit lang. Anong tawag dun nga? Anong tawag dun? Basta yung dinidikit lang, nakalimutan ko lang kung anong tawag, pero yun na yun. So, yun. Sana, ano, meron pa bang semi-bra? Wala, baby bra, meron. Ano ba? Hindi nipple tape yun, hindi yung tape. Meron po, ano na nga yun, di ko alam. But anyway, sana may natutunan po kayo dito sa, ano, sa vlog na ito. Adhesive bra. Nakakatawa yung mga comment ng mga lalaki. Wala kayong alam, kakaloka. Hi kay Georgette Claire Lopez. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito, no, na it's okay if you are comfortable na walang bra pag natutulog. Kasi ang sarap nga naman makakilos pag ganun, diba? So anyway guys, I need to sleep na because, you know, may pasok pa tomorrow. Maraming salamat sa mga nanood ng vlog ko. Please do like and share this video. Magbra na lahat ng mga dapat magbra dyan. Yung mga may man boobs dyan, magbra na kayo. Tingnan nyo, ang cute talaga. Magpaparoom. Ano yun? Mag-vlog ako about, ano yun? House. Ano? Room tour. Ganyan. Papakita ko sa inyo yung mga collections ko ng, wait lang, parang nahuhulog na siya. Collections ko ng mga iba't ibang Batman. So, eto muna yung teaser. So, bukod dito sa, bukod dyan, meron din akong mga Batman dito sa taas. Tcharan, tcharan, tcharan! O, diba? Cutie pa to. Yeah. Mga bigay ng mga fans, listeners, friends. So, eto, bigay ni Sir. Cute, no? Ewan ko ito, kung bakit ito naligaw dito sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit may ganyan. So anyway, thank you so much guys. Love you all. Oh my God, munti ka na yun ah.